Mga kantas, nagbabalik po kami. May una yung pag-usapan natin itong variation sa 2015 BSP Series Coin. Ngayon, nandito tayo ngayon sa Animista dahil po ang ating pupuntuhin, ang ating focus ay sa year 2015. No? Varieties po ito. Mayroon na pong mga nakadiscover na ito. No? At dati pa nating na-discover na ito at iilan pa lang yung nakakaalam. Eh, no? Kung papansin eh, no? Yung 19% yung uncirculated reverse to common po yan, tapos yung bold letters reverse 3, ayun po yung pangkaraniwan na reverse 3, at yung pangatlo ay yung bold letters na reverse 3 min frost or frosted coin. Mga ka-hunters, tatlong varieties sa kasalukuyan, at wala naman nakalagay dito eh na bold or yung tinatawag nilang reverse 3. Dati mayroon ganun, no? Reverse 3 sa 2013, makikita yon, hindi siya frosted, pero yung kanyang script of legend ay kapareho ng sa mid frost. Ngayon dito sa 2015, mga kandres, meron kasi akong hawak dito, no? Ayan, dalawang piraso yung aking hawak na si aking tinutukoy, no? Mamaya ipakikita ko yan, at unahin muna natin itong popular na mid frost na 2015. Alam naman natin kapag mid frost ganyan kasi meron siyang cartwheel effect or yung luster effect na umiikot sa kanyang reverse and reverse, at ito po ay reverse 3 bold letters din ito eh, no? Yan ay nakagandahan ng mga mid frost 2015. Ayan, no? Yung reverse niya, kitang-kita mo yung cartwheel effect eh, no? Ngayon kasi ito ay hindi naman sobrang hirap na hanapin yung mga 2015 min frost. At meron din kayong makukuha mga min frost na light lang, no? Hindi masyadong makapal yung pagka min frost. Kumbaga parang mas lighter yung frost niya. Diba? Parang luster lang kung titignan niya. Pero ang i-double check nyo kagaya nito ay yung script of legend nga niya. Yung detalye ng buhok ni Gatuse Rizalas ay mas pinong pino, diba? Ayan yung mga mid frost ito. Kagaya nito, no, lighter lang yung pagka-frost niya, pero frosted pa rin yan at variety siya. At meron ako isa dito na 2015 din. Ayan siya, oh. 2015, kitang-kita, no? Mid frost, pero yung reverse nito ay hindi ano eh. Wala siyang cartwheel or luster effect, no. Plain lang siya, oh. 'Di ba? Parang para sa akin kwento eh, yung matte yung pagka varieties nito. At sana mag-update ulit tayo dito sa klase nito, sa type na ito. Ayan, o, yung script of legend niya pang mint frost din, pero hindi siya, wala siyang luster or cartwheel effect na tinatawag, pero yung reverse niya pang mint frost. Tingnan natin kung meron ba tayong makukuha niyan sa susunod. At ito yung aking tinutukoy na 2015, no? Yung kanyang reverse, pag tinignan mo ay common na common lang, di ba? Kung nahawakan mo to, nahunt mo, pagtingin mo sa kanyang reverse, iisipin mo na pangkaraniwan, no? Pero pag binaliktad mo, ayan, no? Diba? Mas wide, kumbaga mas bolder yung kanyang reverse at manipis yung rim. Diba? So, i-compare natin. Ayan, no? Halos pareho sila, no? Yung wide, yung lapad, yung mga script of legend niya, kaparehan-pareho ng mga mid pros din. Ayan. Diba? Nga lang, itong nasa kanan natin, yun nga, yung reverse niya ay pangkaraniwan, ito. Pangkaraniwan ang reverse, pero ang kanyang reverse ay pang mid frost. At manipis ang rim. At hindi siya frosted. Ayun ang naging kakaiba dito. Yung uniqueness nito ay ibang klase. So, dalawang klase yung die ang ginamit dito. Common yung reverse, at yung kanyang reverse ay
mas bolder, ika nga, no? At manilipis ang rim, ibang klase. Sa obverse nito, common, makapal ang rim eh. Ayan, no? Pero pagdating sa reverse, manipis na ang rim niya. So, kung meron kayong ganyan, mga hunters, at baka uncirculated, malaki po ang posibilidad na pwede kong bilhin niya sa inyo, i-post nyo lang sa Kalimay Online Facebook page. Uncirculated condition. At yung presyo, pag-usapan natin. No, kasi itong mga bagong tinutuklas pa lang natin ito. Yung iba nga, hindi pa to alam. Yung iba meron na rin nakahan dyan. Pero ang hinahanap ko ay yung uncirculated condition. Gusto ko rin kasi magkaroon niyan ng uncirculated condition. Ayan po, no, dito sa ating mag-join po kayo sa ating membership dito. Click nyo lang yung join button na yan. At nasa ganoon, makapasok po kayo sa group chat at makilala ang mga hunters doon. Magkaroon ng mga connection. At dito sa ating Facebook page, dito po kayo mag-listing, dito nyo i-post yung aking sinasabi para makilatis natin kung yung criteria niya ay pasok doon sa aking ipiniliwanag ngayon. So huwag kalimutan mag-subscribe. God bless po.